Yan, ilalagay ko sa kabila kong arm. Beshi, sasagutin ko na kung ano yung mga questions ninyo. There is so much love to give. Something's telling me it's fine. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. Kamusta na kayo mga amiga, mga beshies ko dyan, sa mga kamamshies ko? I hope you are all doing fine and healthy. So for today mga beshies, I'll be doing another review and baka sabihin niyo bakit ginagawan mo na naman yan ng vlog kasi baka napanood nyo na eh. Ginagawan ko ulit to ng vlog kasi pangit yung audio and also may yung background music ko sa previous vlog ko ay masyadong malakas. Pasensya na kayo at first timer si Momshi ninyo. So ito yung Skin White Power Whitening Lotion at baka sabihin niyo bakit may ganyan-ganyan pa. Again guys, galing pa to sa Pilipinas and nilagyan ko siya ng masking tape para masigurado na hindi siya matatapon. So, tatlo yung binili ko nito last year. Umuwi kami ng Pilipinas. So, alam niyo super favorite ko to. Isa to sa mga unang lotion na talagang nagustuhan ko way back 2010 pa yata or 2011. Babasahin ko muna kung ano yung kiniklaim ni Skin White Power Whitening Lotion Instant White Formula. Meron siyang SPF 20. Insta White Formula that whitens your skin upon application. Nasusuppress niya yung excessive melanin production, which we all know na kapag nasuppress yung melanin production, ang nagiging effect niya is mas naglalighten yung skin natin. And then, nakaka-prevent siya ng pagkakaroon ng dark pigmentation and also dito sinasabi niya na nakakatulong rin siya para ma-protect yung skin natin sa harmful UV rays na makapasok daw sa ating mga skin, no? So, how to use it? Here, use twice daily all over your hands and body if needed, reapply. Disclaimer lang, hindi ako dermatologist. I'm just sharing you kung ano yung experience ko sa product na to. Unang-una, kung totoo nga ba na nasusuppress niya yung melanin production and also nakaka-lighten ba siya ng skin, honestly mga beshies, kapag continuous nyo tong ginamit, nagkakaroon talaga siya ng whitening effect or ng lightening effect sa ating mga balat. Nakakaputi talaga siya. But, very, very gentle. I mean, very mild lang. Hindi yung buha, ayan na siya, pumuti na. Hindi siya ganon. Very mild lang yung kanyang pagputi, pero nakakatulong. And also, ang sumunod niya naman na kiniklaim is nakaka-prevent no, ng dark pigmentation. I think sa experience ko, nakakatulong talaga siya. Most especially dun sa mga exposed na areas na kapag kalong... Ayun, baby ko, oh. So, buti na lang na pwede na ako mag-vlog kahit nandiyan siya kasi hindi na siya masyado makulit. So, ayun guys, nakaka-prevent nga siya talaga ng pigmentation lalo na dun sa mga exposed areas kapag naaarawan tayo. Huli ay nakakatulong siya sa harmful UV rays dahil nga may SPF 20 siya. So, yung mga sunburn and diba minsan kapag gumagamit ka ng whitening tapos na naaarawan, nakikita nyo na parang nagmamapa yung mukha or yung balat, hindi pantay, may mga parts na sobrang black or may mga parts na nagdarken, hindi pantay sa kanyang katawan. So, I think nakakatulong itong si Skin White para magkaroon tayo ng mas even na skin tone or mas pantay na kulay. Honestly, mga beshies, mas maganda kung mas mataas yung SPF. Dapat nga ang siguro yung 30, SPF 30 and above, yan yung mas maire-recommend ko sa inyo. But, kung hindi naman kayo masyadong naaarawan or nasa bahay lang kayo, work at home kayo or ganun, itong SPF 20 is enough naman. Okay lang naman siya. Makakatulong na siya kaysa sa wala. So, para sa akin, okay siya. Kung lumalabas kayo, hindi naman kayo nagbababad ng bongga, yung ano lang, kumbaga sasakay-sakay lang, hindi naman kayo masyado yung tipong, diba, yung mga talagang tutok sa araw, okay lang to, makakatulong na si Skin White. And now, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung consistency niya. Ayaw lumabas. Ayan siya guys. Puti lang siya and ayan siya. Actually, medyo mabilis lang naman siyang ma-absorb. Alam nyo, ang tip ko din sa inyo, para hindi maiwasan ninyo yung lagkit feeling, huwag ninyo masyadong dadamihan yung paglagay ng lotion. Kasi kapag ka masyadong makapal yung nilagay ninyong lotion, ang problema dito kay Skin White is medyo nag-aano siya, kumbaga may lagkit feeling. Very, very mild, very tolerable, pero may lagkit feeling siya. Pero kapag ganyang manipis, hindi siya nagkukos ng lagkit. And tignan natin kung may instant white siya ha. Ito, lalagyan ko. Oops, napadami mga beshies. Ayan, ilalagay ko sa kabila kong arm para makita ninyo kung magkakaroon ng difference dun sa isa. Ayan siya mga beshies.
Ang bango nito. Medyo amoy floral yung amoy niya. Very, very feminine yung amoy niya. Ayan siya, guys. Medyo nandyan pa siya. Hindi naman to super lakit, pero may konti na parang alam mo na may nilagay ka. So, ayan siya, guys. Ito yung meron akong nilagay. Ito yung wala. And makikita ninyo na mas glowing itong isa. May buo pa. So, ayan. Mas glowing tignan itong meron. Ito yung meron na. Ayan siya. Ito yung wala. Kung ang hanap ninyo is yung lotion na merong great, nakaka-radiant ng skin, may instant whitening effect, or yung very mild lang na whitening effect to. Hindi to yung tipong nagmukha ka ng white lady kasi hindi pantay. Hindi siya ganun, mga beshi. Very natural lang yung pagka-radiant ng skin mo. Parang nagkakaroon lang ng extra glow. Kung yun yung gusto ninyo, then ito ay maganda para sa inyo. Ibibigay ko na sa inyo yung mga pros, no? So, unang-una, makakatulong siya dahil may SPF 20 siya, which is good kapag ka, para ma-avoid yung mga sunburn or sun damage. And then, ang pros pa, another pa siguro na masasabi ko na pro niya, is nakakatulong talaga siya para mag-lighten yung skin. Pero kailangan ng continuous use. Pero kung lagi kayo sa labas, lagi kayo naaarawan, tapos baka mamaya itanongin nyo, bakit hindi ako pumuputi? Siyempre, mga beshes, kahit mataas pa nga yung sunscreen, magda-darken pa rin yan eh. So, ang maganda rito is maiwasan sana na magbabad sa araw. Kung wala kayong, kung kahit naka-SPF kayo, mas better kung magpapayong kayo para ma-protect ninyo yung skin ninyo. Kasi mas mabilis mag darken yung skin natin, lalo na kung meron kayong iba pang whitening products na ginagamit sa inyong balat. And then, ano pa ba yung masasabi kong pros? Yun nga yung meron siyang instant white effect, instant glowing effect, instant radiant effect. So, yun yung maganda sa kanya. Kapag ka naarawan kayo, mas maputi kayong tingnan. Yun yung napansin ko, no? Yun talagang parang nag-glow talaga. Kasi yun yung naging feedback sa akin dati, lalo sa Pinas, syempre, ang init lagi dyan, diba? Kapag ka lumalabas, yung parang, alam mo yun, may extra glowing effect talaga siya eh. And then, siguro ang masasabi ko din na con, ang cons naman na masasabi ko, siguro kung makapalan mo nga siya, medyo malagkit siya. So, dapat medyo manipis lang yung ilagay ninyo. And kapag ka sobrang tirik ng araw, alam nyo, di ba, lalo pag summer sa atin, eh, ganyan talaga yung weather natin. So, medyo may lagkit feeling siya na konting-konti, very, very tolerable. Hindi siya yung tipong lagkit na, alam mo, yung nabubuisit ka, gusto mo nang maligo agad. Hindi siya ganon. Pagdating sa price, ilalagay ko na lang dito kung magkano siya. Kasi meron siyang maliit na. So, yung malaki niya is marang nasa 300 pesos, parang katulad nito. And ewan ko ilang ml nga ba to. Basta ito yung malaki. Ilalagay ko na lang dito kung magkano. So ngayon, mga beshi, sasagutin ko na kung ano yung mga questions ninyo. Ito. Hindi to question. May nagsabi, ganyan ang lotion namin eh. Hindi naman pang paputi. Honestly, guys, siguro iba-iba, no? Merong mga tao na mabilis pumuti, merong hindi. And depende nga yan sa activities ninyo. Kung lagi kayo nasa outdoor, mas matagal siyang makaputi, or pwede nga hindi kayo talaga pumuti kung naaarawan kayo. And even kapag nasa bahay lang kayo, di ba, kung may mga bintana or yung mga napapasukan ng sinag ng araw, pwede pa rin siyang mag-cause ng, di ba, medyo mag-darken yung skin, or baka nga parang feeling ninyo eh hindi siya pumuputi. And then magkano po, ilalagay ko dito na lang yung price. And then ito, ate, pareho tayo ng gamit, pati sabon, nakaputi talaga sobra. So, yun, no, iba-iba talaga. Ate, bakit yung akin nung naglagay ako niyan, parang na-sunburn po ako. Namula balat ko, tapos nangati. Ganun ba talaga yun? Actually, guys, hindi ako sure kung bakit ganun, no. Parang hindi ko pa na-experience yun sa skin white na nangati yung balat ko, and also namula. Parang hindi naman. Make sure lang na legit yung napagbilan ninyo, no? Mas maganda kung sa Watson, sa SM, or sa mga talagang legit na mga mercury drug, yung mga ganyan, kayo bumili para baka mamaya yan. Siyempre, mahirap pa rin. Baka peke yung nabili. Pero kung namumula nangangati, I suggest na mag-stop muna kayo ng 1 week and then itry nyo ulit after kapag ka nawala na yung pamumula at pangangati. Kapag patuloy pa rin yung pamumula at pangangati, mga beshies, baka hindi kayo hiyang. Switch na lang kayo sa ibang lotion. Baka hindi lang talaga kayo hiyang sa isa sa mga ingredient nun or sa formula nun. So, hindi talaga natin alam. Hindi, disclaimer po, hindi ako dermatologist. At katulad ng sinasabi ko lagi, is nagsishare lang ako ng experience ko. And then, pwede po ba siya sa face?
honestly, para sa akin, di ba, body lotion siya. So, medyo alanganin ako dito. But it depends. Subukan ninyo kung hindi mag-react yung skin ninyo sa pagkapag naglagay kayo. Pero mas maganda, no, yung mga intended na lotion na lang na para talaga sa mukha. But then, kung talagang gusto ninyong subukan, pwede naman. Patch test lang kayo and then observe ninyo kung wala ba magiging side effects sa inyo. Pwede din ba yan sa face? Ah, sinagot ko na siya. Pwede ba lahat? Ako may sensitive skin ako, okay naman siya sa akin. And kung pwede ba lahat, pwede rin bang sa buong face? Katulad ng sinabi ko, itry ninyo kung walang magiging side effects sa inyo. So ako, i-recommend ko talaga to kung gusto ninyo na yung lotion ninyo is makaglow ng skin, ma-prevent din yung skin darkening or yung mga pigmentation, makakatulong talaga to. I-recommend ko to sa inyo. Lang guys, yung aking review, if you have any questions, comments, or anything na gusto nyong itanong, malaman, or i-suggest, or magbigay ng feedback para mabasa rin ng ibang naghahanap, just comment down below. And also guys, please don't forget to subscribe at i-hit ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong vlog. Again guys, thank you so much